The hottest and the latest stories in the showbiz world this week. Roundup, this is Push Most Wanted, top news of the week. Hello Pushmates, ako pong si Jeff Fernando at muli magsasama-sama na naman tayo sa isang special na episode na ito ng inyong paborito. Ito lang syempre yung Push Most Wanted, kung saan nalalaman ninyo ang latest sa inyong mga paboritong celebrities. Pero bago tayo magbalitaan, huwag nyo munang kalimutan na i-like, follow at subscribe ang ating mga social media accounts para lagi kayong updated sa inyong mga paboritong celebrities. At simulan na natin sa ating top news story number 5. Ano kaya itong proud mom moment ni Roxanne Ginoo? Narito, alamin natin. Roxanne Ginoo, proud mom sa graduation ng anak. Proud parent ang aktres na si Roxanne Ginoo matapos mag-graduate sa grade school ang eldest daughter nitong si Rain. Nitong nakaraang linggo ay nagbahagi si Roxanne ng mga litrato mula sa graduation day ng kanyang anak. Happy graduation to our dearest daughter Rain, panimula ni Roxanne sa kanyang caption. Pagbabahagi pa ng aktres, ay proud ito sa kanyang anak at sinabing lagi itong nakasuporta dito, every step of the way. Grateful rin ito sa anak dahil sa kindness nito at pagkakaroon nito ng compassionate heart. Pinaalalahanan din ng aktres ang anak na ang pagkakaroon ng good character at good heart ay higit pa sa mga achievements na makakamit nito. Sa St. Pedro Poveda College sa Quezon City, gumraduate ang 11-year-old daughter ni Roxanne. Alam nyo, talagang proud moment talagang ma-share ni Roxanne Ginoo bilang isang nanay itong nangyari sa kanyang ito na nag-graduate ang kanyang anak. Sabi nga nila, di ba, kung ninenervous yung anak dahil sa achievement or sobrang saya, triple or hindi lang triple ang nararamdaman ng nanay dahil syempre, siya yung pinaka nagmamahal doon sa kanyang anak. At sa nangyaring ito kay Roxanne Ginoo na shinare niya sa kanyang social media account na marami sa mga followers niya ang mas na-inspire, lalo na yung mga kapwa niya nanay, mas nga naman, mas matututukan nila yung kanilang mga anak sa kung ano man ang ginagawa nito, lalo na sa kanilang edukasyon. Para naman sa ating top news story number 4, nagkakausap pa kaya si Andrea Brillantes at dating itong kalab team na si Seth Fedelin matapos ang naglalabas ang mga issue. Alamin natin dito. Andrea Brillantes, masaya para sa tambalang Francine Diaz at Seth Fedelin. Magkakaroon ng reunion project ang Gold Squad members na sina Francine Diaz at Seth Fedelin. Ito ay kinumpirma ng Francette matapos mag-post sa kanilang social media accounts ng detalye tungkol sa project. Trending din sa social media ang Francette matapos inanunsyo ng ABS-CBN ang tungkol sa bagong teleseryeng pinamagatang Dirty Linen. Kasabay nito ay nag-comment ang ex-girlfriend at huling on-screen partner ni Seth na si Andrea at sinabing congrats na may kasamang blue heart emoji. Ilan pa sa makakasama ng Francette sa teleserye ay sina Janine Gutierrez at Zanjo Marudo. Kasama rin sa cast ang mga batikang aktor na sina Janice de Belen at Joel Torres. Sa ngayon ay wala pang ibang detalye tungkol sa bagong teleserye at kung kailan ito mapapanood. Nakakatuwa naman ano, dahil nagkaroon or nakakreate ng bagong tandem para sa isang teleserye ito ngayong Francette. Dati ang huli nilang ginawa, hindi ako nagkakamali, yung Huwag Kang Mangamba, di ba? Magkakasama doon ng Gold Squad. At ngayon naman, bago ang susubukang tambalan, sina Seth Fedelin at si Francine Diaz. Sana mag-work kasi magkakakilala na sila noon pa man, hindi na sila mahihirapang mag-adjust para sa isa't isa. Another proud mom moment ang ating kukwento sa ating top news story number 3. Nandito, alamin natin. Don Zulueta, proud mom sa anak na si Jacobo. Masayang ibinahagi ng aktres na si Don Zulueta ang prom look ng anak nitong si Jacobo. Ito ang first prom experience ng anak ni Don, kaya naman proud mom na ibinahagi ng aktres ang mga litrato ng anak sa kanyang social media. Kita ang kagwapuhan ng anak ni Don na si Jacobo habang suot ang black suit na tinernohan ng blue tie at white inner shirt. Ikinatuwa naman ito ng followers ni Don at sinabing napaka good looking ng kanyang 16-year-old son. Ilan sa mga comments sa post ni Don na ito sa broadcast journalist na si Karen Davila at sinabing such a gentleman already. October last year nang ipagdiwang ni Don ang 16th birthday ng panganay na anak. Maliban kay Jacobo, ay may isa pang anak si Don na si Aisha Madlen. Alam nyo, pag may mga artistang nagpo-post na yung kanilang ano, update sa kanilang mga anak, no, tapos magnakita ko na ang laki na, siguro doon ko nararamdaman na ang tagal mo na pala sa showbiz o ang tagal ko na pala sa showbiz. Kasi si Don Zulueta, sinimulan ko yung i-cover, sila pa ni Richard Gomez, ang tagal na noon, Hihintayin Kita sa Langit. Tapos hindi nga sila katuluyan. Tapos nagkaanak si Don, di ba? Naging masaya siya sa kanyang pribadong buhay. Tapos ito ngayon, malaki na ang kanyang anak at gwapong-gwapo. Siyempre, may pagmamanahan ba namang hindi gwapo o hindi maganda yon. Congratulations kay Don kasi napalaki niya ng maayos ang kanyang anak. Isang malungkot na balita ang nasa top news story number 2. Nandito ang detalye.
Susan Roses, pumanaw na. Ikinalungkot ng mundo ng showbiz ang pagpanaw ng veteranang aktres na si Susan Roses noong Biyernes, Mayo 20. Ito ay kinumpirma ng anak niyang si Grace Po sa isang pahayag na inilabas ng opisina nito. With great sadness, we announce the loss of our beloved Jesusa Sonora Po, whom many you know as Susan Roses, Annie Grace. Sa ngayon, wala pang eksaktong detalye tungkol sa dahilan ng pagkamatay nito. Isa sa hindi malilimutang pagganap ni Susan sa telebisyon ang karakter niya bilang Lola Flora sa longest-running ABS primetime series na FBJ's Ang Probinsyano. Ipinalabas ang kauna-unahang pelikula nito ng mga bituin ng kinabukasan noong 1952, samantalang Mano Po to My Home ang inilabas noong 2003, ang huling pelikulang ginawa nito. Kapag isang iconic na celebrity ang pumanaw o namaalam, talagang mararamdaman mo na buong showbiz affected. Sa kanilang mga social media accounts lang, lalo na sa ngayon sa panahon ng social media, kitang-kita mo na halos lahat sila nakikiramay, sineshare nila yung mga personal experiences nila kasama yung pumanaw na celebrity o yung pumanaw na iconic star. Ngayon sa panahon ni Susan Roses na siya na pumanaw, marami ang nalungkot at nag-share ng kanilang experiences ng pakikipagtrabaho kay Susan at mga hindi nila malilimutang lessons habang katrabaho ang reyna ng pelikula na si Susan Roses. Nakikiramay po ang buong Push Most Wanted sa lahat ng mga naiwan at nagmamahal kay Miss Susan Roses. At para sa ating top news story of the week, kamusta na kaya ang free diving experience ni na Ann at Erwan Yusaf? Ann Curtis at Erwan Yusaf, nag-free diving sa Bohol. Tila balik sa pagiging Jezebel ang aktres na si Ann Curtis nang ibahagi nito ang mga litrato nila ng asawang si Erwan Yusaf mula sa kanilang free diving experience. Post ng aktres sa kanyang Instagram ay hindi nakinaya ng Jezebel powers nito ang paglangoy sa ilalim ng dagat in one breath. Dagdag pa ni Ann ay sa susunod ay kakayanin na niya ito. Kasama sa free diving session ng mag-asawa, ang photographer na si Martin Sapanta para i-document ang experience nila habang nilalangoy ang plane wreck na makikita sa Panglao, Bohol. Nakakatuwa na bilang young couple sa showbiz na meron ng isang anak, ini-enjoy pa rin ang isa't isa ni na Ann at Erwan. Ano, para silang dalaga at binata pa rin na nagde-date, ini-enjoy ang isa't isa, mas kinikilala nila ang sarili. At magandang example to sa kanilang followers na i-explore at mas makilala ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga partners. Yung iba kasi hindi naman natin nila lahat, diba? Parang after the wedding or after na maging Mr. and Mrs. na sila, parang nagiging slow na yung buhay. Dito na iba si na Ann at Erwan at iba pa nating kilalang showbiz personalities na mas nagiging exciting pa or mas ginagawa nilang spicy ang kanilang relationship. At yan ang mga maiinit na balita sa showbiz ngayong linggo. Magkita-kita ulit tayo next week para sa mas marami pang showbiz updates. Again, huwag niyo po kalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating mga social media accounts para lagi kayong updated sa inyong mga paboritong celebrities. At bago tayo magtapos, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-attend ng MediaCon ng mahal na mahal ng showbiz ang successful businessman na si Miss Rey Anicoche Tan. Dito, nag-renew ang isang kanyang sikat na endorser na si Marian Rivera. At dito na-reveal ni Rey Tan, kasi akalain nyo, 70 plus na ang kanyang celebrity endorsers. Kabilang dyan ang mga kapamilya stars na sina Silvia Sanchez, ang mga anak nito na si Arjo Ataide at Rhea Ataide, kasama na dyan si Piola Pascual, sila Carlo Aquino, diba? Na-share niya na bawat pala ano kanya, bawat endorser niya, kaibigan niya at kapamilya na ang touring niya. At sinabi niya, na-share niya sa MediaCon na parang isang normal na friendship, nagkaroon din sila ng tampuhan ni Marian at kung paano nila ito na-solve. Eto, panoorin natin ang kanyang sagot. Imagine mo, 4 years na tayo, di ba? Napapanood ko lang si Marian dati. Ngayon, yung hindi ko naman ine-expect na magiging ganun yung friendship namin. Sobrang na-appreciate ko si Yan. Kasi hindi lang siya super big star, pero pag mas nakilala mo siya, napakabuti niyang tao. And ano, talagang love na love ko siya. Kasi pag nagtatampo ako, sinisend ko talaga sa kanya. Tatampo ako sa'yo. Di ba ganon? Pag mara mo yung tao, sabi mo yung nararamdaman mo, hindi ka na nakikipag-plastikan because you wanna save the friendship. And I appreciate her so much kasi binavalue niya yung hindi lang as client relationship. Pero naramdaman ko na kahit hindi ako kasing yaman ng mga ine-endorse niya, sobrang love niya ako na ano mo yun, na hindi yun mabibili ng kahit anong pera. Congratulations, Miss Raytan and Marian Rivera. More years to come, di ba? At mga kapamilya, huwag nyo rin kalimutang mag-tune in sa ABS-CBN Entertainment Spotify in partnership with Podcast Network Asia, dahil mapapakinggan nyo na rin dito ang inyong favorite ABS-CBN shows
na Push Bets Live at syempre itong Push Most Wanted. Huli, ako po si Jeff Fernando at ito ang Push Most Wanted.